What's up, mga kabayan? Welcome sa segment ng ating kabayan, pare, si paring Ryan. Ryan Butingting, YouTube channel. Yes, magandang araw po sa ating lahat, mga kabutingting. Yeah. So, mag-extra ako sa kanya. Actually, nandito siya ngayon, una, para i-deliver yung kanyang pinagandang TV. Ayan. Binuting-ting na TV. So nagkaroon pa tayo ng 50 inches na TV. Salamat sa pagbubuting-ting mo, paring Ray. Ito pa. Nandito siya ngayon para tingnan kung buting-tingin ang washing machine na ang pagkakaalam ko ay sira na at pwede na siyang itapon. Pero sabi niya ay buputing tingin natin para malaman natin kung ano yung problema. So, mapandaling mo ito. Bale, ang issue pala nito, ilang taon na? Naka-stop. Dalawang taon na siyang stop. Dalawang taon na akong naka-stop. So, titestingin po natin kung ano dito yung may problema. Dito muna po tayo sa washing. Ayan po. Testingin po muna natin kung malakas yung motor niya. Ano ba testingin yung motor? May pangalan po dyan kung malakas yung motor niya. Pagpipigilan mo po yan, pag iyan po hindi mo napigilan, katulad po ng ginagawa ko, ibig sabihin, okay po yung motor niya, malakas. Tapos yung pan belt, okay po yan. So, palagay ko po ito, okay. Dito naman po tayo sa dryer. Yes. So, pantarin ko po yung dryer. Yan, pinakinggan niya. Ano ba pinapakinggan mo, parang Ray? Yung ikot ng ano ng motor nito pong top. So, wala po siyang respond. Wala siyang respond. So, kailangan po natin itong check-upin. Okay, mga kabayan, alam nyo, marami sa washing machine nyo rito sa site itong lagi nasisira. Yung spinner, yung dryer. So, bubuksan po natin yung likod mamaya para po makita natin kung ano problema. Pwede rin pong motor, capacitor, or switch. Ito, may switch po kasi ito pag sinarado. Wow. I-trigger po siya ng supply pamuntang motor. Wow. So, mamaya po, bubuting-tingin natin. Pause muna po natin ang video. So na, nakabili na kami ng mga kailangan piyesa. At nabuksan na yung parang Ryan. Yes! Simula na niyang buting-tingin. Makakita natin. So, ang problema po nito eh, na-disalign lang po yung preno niya dito sa kinakapitan ng string or ng alambre na wire. So, kaya po siya nagbipreno. So, yung motor po niya, okay naman. So, yan po yung isang case ng dryer kung bakit minsan hindi gumagana. So, akala po natin, sira yung motor, pero nakapreno lang po pala. Nandidisalign or sumasayad. Kaya napipigil yung pang-ikot ng motor. Hindi siya gagana. So, ngayon, ipapalik ano, nandidisalign lang. So, titignan po ulit natin. I-pause. I-pause muna po. Okay, so ano kaya ang ginagawa ngayon ni paring Ryan? Tingnan natin, okay? Pre, ano na ba sinisilip mo dyan? Daga! Magkasamang daga! Hindi, okay, ang ginawa natin eh, inispray natin ang konting W40 yung motor. Kasi sa pagkaka-stop, medyo kinalawang ng konti. Kaya pag-iikot ng motor niya, medyo magaspang. So, kaya dulas ko lang yung shafting niya, yung pulley, para ganun, hindi mahirapan yung motor, para hindi rin mag-init. So ngayon, testingin natin kung approve ba o hindi. So ang naging problema kanina, yung nagpreno na disalign. So ikinabit ko na pong ng maayos. Testingin po natin yun, para malaman natin kung okay na ba siya o hindi pa. Yan, yeah, ang isa ito ah. Nilinis ko na rin yung ano, drainage para sulit. Para sulit yung pagbubuting-ting natin. Balik ko muna po yung takip. Sana may balik pa ng tama.
Ano to, Hitachi pa to, ano? Hitachi, timbay po to. Testingin po natin yan kung magpipre-wheel na ba siya o i-stock pa rin. Tara po. Tumahan po natin. So, ayan. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Okay na po. Matay ka. Isa na naman po. Success sa buting team.